pagsilay doon nila Emilio, walang pagdadalawang isip naman nila itong nilapitan para kumprontahin. Nang masipat naman sila ng kalalakihang papalapit, pansamantala muna nitong itinigil ang kanilang paglalakad at matyagang naghintay sa kanilang pagdating. Mga Ginoo, maaari ho bang makakuha ng kahit ilang minuto sa mga oras ninyo? Alam ko namang importante at hindi dapat namin kayong iniistorbo. Pero itong mga kasama ko, merong mga bagay na nais iparating sa pangkat ninyo. Bungad na wika ng kapitan paglapit nilang tatlo. Nang marinig naman ito ng isang butot balat na lalaki, dahan-dahan naman yung napatitig sa kanila habang sumasagot ng, "Tanda, hindi ba tinalakay na namin sa'yo na wala kaming panahon para makipag-usap sa dayo? Nabarito kami para sundin ang inuutos sa amin at wala nang iba pa. Ngayon, kung ipagpipilitan mo pa rin ipakausap sa amin yung mga hampas lupang dayo, mapipilitan kaming ibalita ito sa aming pinuno." Matapos marinig nila Emilio ang sinabi ng mga nilalang, bigla namang nandilim ang kanyang paningin dahil sa galit. Nang akmang bubunuti na niya ang kanyang lagaraw, mabilisan naman siyang pinigilan ng kanyang kapatid at sinenyasang kumalma. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't hindi na isakatuparan ni Emilio ang kanyang binabalak na pagpatay sa mga nilalang. Maya-maya pa, mabilisan naman sila nitong iniwan ng hindi nagsasalita. Sa puntong yon, wala na silang nagawa kundi ang bumalik sa tahanan ng kapitan para magpahinga. Pansamantala muna nilang ikinimkim ang kanilang mga galit sa nilalang gawa ng kinagabihan noong mismong araw ang nalalapit nilang pagtungo sa isla. Habang nag-uusap sila Emilio, inilahad sa kanila ng kapitan ang isa sa pinakatago-tago nitong sikreto. Anya, na maliban sa ginagawang pag-iikot ng mga aswang sa kanilang lugar, meron itong mga ipinamimigay ng mga kakanin sa lahat ng batang naninirahan sa kanilang baryo. Hindi nila alam kung ano ang mga nilalaman nito, pero ayon sa ulat ng iilang mga tanod, isang kakaning gawa sa kamoting kahoy ang ipinamimigay ng mga taong naninirahan sa isla. Dagdag pa niya, na bagaman matagal ng panahon itong ginagawa ng mga taga-isla, wala naman umanong nangyayaring masama sa mga batang magpapatuloy ng kanilang henerasyon. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, halos hindi naman sila noon makapaniwala na hinahayaan lang ng kapitan na gano'n ang gawin ng mga nilalang sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na sila nag-umpisang magtanong ukol sa kakaiba nitong nararamdaman sa paligid. "Ginoo, maliban sa pagpapakain ng mga kakanin, meron pa ba kayong alam na ibinibigay ng mga demonyong ito?" Tanong ni Upal matapos niyang marinig ang kwento ng kapitan. "Oo, marami pa silang ibinibigay. Minsan, kapag araw ng Kapaskuhan, nagbibigay sila ng mga regalo sa mga bata, maging sa pamilya nito. Halos lahat yata ng Kristiyano dito sa aming baryo, nabibigyan na nila." Sagot naman ng kapitan. Dagdag pa nito, na tanging ang pamilya lamang nila sa lugar na yon ang hindi nabibigyan sa kadahilan ng hindi sila sakop ng kahit anumang relihiyon sa lugar. Matapos itong malaman nila Emilio, agad naman nilang ipinagtapat sa kapitan na nasa bingit ng panganib ang kanyang buhay, maging ng kanyang pamilya. Kung hindi kasi sila nagkakamali, maaaring ang mga taong naninirahan doon sa baryo, ganap na ding alipores ng mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, pinagsabihan nila Emilio ang kapitan na habang may pagkakataon pa siyang lumayo sa baryo, gawin na niya ito ng walang pag-aalangan. Masyado na kasing mapanganib para sa kanila ang manatili roon sa kadahilan ng ramdam nila Emilio ang nalalapit na pagbabagong anyo ng lahat ng mga taga-baryong napasahan ng Yanggaw ng mga aswang.
Matapos itong malaman ng kapitan, panay naman ang ginagawa nitong pagtatanong ukol sa mga bagay na posible niya pang magawa upang mailigtas ang kanyang mga minamahal na kababaryo. Subalit ayon kay Emilio, wala na silang magagawa para maalis ang yanggaw na naninirahan sa kanilang mga katawan. Kung ilang taon na kasi yung ginagawa ng mga taga-isla, maaaring naghihintay na lamang ito ng panahon para magamit ang kakayahan ng kanilang mga yanggaw na naninirahan sa baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariing inalam nila Emilio ang lahi ng mga aswang na gumagambala sa kanilang lugar. Hindi kasi ordinaryo para sa mga taong nayanggaw nitong mag-aktong ordinaryo na parabang walang nagaganap na kakaiba sa kanilang mga katawan. Ayon kay Emilio, na malabong mga pispis o wakwak ang lahi ng mga ito, gawa ng hindi gawain ng mga lahing yon, ang mangyanggaw at hayaan ito sa napakahabang panahon. Kuya, sa tingin mo, ito ba ang mga aswang na binanggit sa atin noon ni Tandang Uban? Kung uunawain kasi ang kanilang mga ginagawa, parang hindi nagkakalayo sa narinig nating kwento. Tanong ni Upal sa kanyang kapatid. Manaratsat ba ang tinutukoy mo, Upal? Maaaring kauri sila ng mga ito, pero hindi naman siguro sa kabuoang dugo. Kung susumahin kasi, ang manaratsat, may gabay na engkanto at kalahati silang engkanto. Yung mga nakita natin kanina, parang mga ordinaryong aswang lang naman kung iyong pakikiramdaman. Sagot naman ng kanyang kapatid. Nagkakamali ka, kuya. Ang mga manaratsat, may kakayahang itago ang kanilang presensya. Sa katunayan, ang sabi sa akin noon ni Tandang Uban, kaya umano nitong gumamit ng ibang presensya para hindi mapag-alaman ng mga antingerong kaharap nila kung anong uri sila. Paliwanag naman ni Upal. Dagdag pa nito na ayon kay Tandang Uban, ang kakayahang yon ng mga manaratsat ang labis na nakakabahala sa lahat. Hindi din umano madaling malipol ang mga ito gawa ng kumakain yon ng mga kauri nilang aswang kapag tumutungtong ang panahon ng kanilang mga kahinaan. Matapos nitong mailahad ang kanyang mga nalaman, halos tulala naman noon habang nakikinig ang kapitan dahil sa takot nitong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nila noong lumabas upang magmasid sa buong paligid. Pagbukas na pagbukas nila noon ng pinto, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang mga kabataang nag-aabang sa kanilang paglabas. Pagsilay doon nila Upal, walang pagdadalawang isip naman nila itong nilapitan para kausapin. Subalit, bago pa man sila makalapit sa mga ito, meron silang narinig na isang tinig ng bata na nagbibigay babala sa kanilang mga nais gawin sa isla. Kahit sa isipan lamang yon narinig ni Emilio, sigurado siyang hindi siya nun pinaglalaruan ng kung ano-anong elemento. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsitakbuhan ang mga bata habang patuloy itong tumatawa. Hinayaan lang naman nila ito, gawa ng hindi naman sila nito inaano. Sa pagsapit ng takip silim, napagpasyahan nilang isama ang kapitan sa isla kasama ang kanyang pamilya. Yun na lamang ang naisip nila noong paraan para mailayo yon sa mga yanggaw na umaaligid sa kanilang tahanan. Bagaman mapanganib sa islang yon, wala nang nagawa ang kapitan kundi ang magtiwala at sumunod sa nais ng magkapatid. Habang naglalakad sila papalapit sa dalampasigan, panay naman ang pagtitig sa kanila ng iilan nilang kababaryo na walang imik. Paglapit noon ng mga pinagkakatiwala ang tanod ng kapitan, inutusan niya ang mga itong lisanin ng kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Bagaman nagtataka pa ito sa sinabi ng kanilang punong tagapamahala, wala silang magagawa kundi sundin ang utos nito. Sige ho, kapitan. Alis kami rito maya-maya.
Pero ipangako niyo ho sa amin na dadating kayo sa lugar na ating napagkasunduan sa lalong madaling panahon. Maghihintay ho kami doon sa inyo. Wika ng tanod na siyang kanang kamay ng punong tagapamahala. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang sumakay sila Emilio sa bangkang ipinagamit nito. Inalalayan pa ng magkapatid noon ang dalawang anak at asawa ng kapitan nang sa gayoy madali itong makasakay sa bangka. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan patungong Mangkagangi. Kahit papaano, nakahinga na ng maluwag noon sila Emilio dahil tuluyan na silang nakalayo sa baryo. Masaya din sila noon para sa kapitan sa kadahilan ng nagawa nila itong mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang dalampasigan ng isla. Magmula sa laot, nasipat nila ang iilang mga kubong merong nakasinding gasera, subalit wala naman silang taong nakikita. Sa pagdaong ng kanilang bangka sa dulong parte ng Mangkagangi, dahan-dahan naman silang dumako sa masukal na parte ng lugar. Doon nila ikinubli ang pamilya ng kapitan upang maging ligtas yon sa nalalapit na digmaan. Nang masiguro na nila Emilio ang pinagtataguan ng mga ito, agad naman sila doong nagpaalam na tutungo na sa baryo ng mga aswang. Kapitan, dito lang ho kayo. Huwag kayong aalis hanggat hindi pa kami nakakabalik. Manalig ho kayo. Magagawa nating malusutan ang sigalot na ito. Wika ni Emilio bago nila nilisan ang pinagtataguan ng mga ito. Nang marinig naman ang kapitan ang kanyang sinabi, buong puso itong nagdasal ng taimtim para sa kaligtasan ng magkapatid. Emilio, ipangako mong babalik kayo dito kahit na anong mangyari, ha? May tiwala ako sa inyo na alam nyo kung ano ang inyong ginagawa sa sitwasyong ito. Naway gabayan kayo ng Diyos Ama na ating kinikilalang Panginoon. Sagot naman ng kapitan. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang umalis ang dalawa nang wala ng kahit na anong binibitawang salita. Pagdating nila Emilio sa isang patag na lugar di kalayuan sa dalampasigan, doon nila nasipat ang iilang mga aswang na nagbabantay sa paligid. Pagsilay nila sa kinaroroonan ng mga ito, hindi nila maiwasang magulat gawa ng mas marami na yon kumpara noong nasa laot pa lamang sila. Animoy sa puntong yon, nagawa ng matunugan ng mga nilalang ang kanilang pagdating. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, dahan-dahan naman nilang pinunot ang kanilang mga lagaraw upang maging handa sa mga susunod na pangyayari. Pagpatak noon ng alas 9 ng gabi, doon na nga nag-umpisang sumugod ang magkapatid ng walang pagdadalawang isip. Si Upa lang naging kalasag noon ni Emilio at si Emilio naman ang naging sandata ni Upal. Habang nananakbo sila sa dalampasigan, bigla naman silang nakita ng iilang mga aswang na naglilibot sa lugar. Karamihan sa mga ito ay merong kasakasamang mga aso na biglang naging mga sigbin pagramdam nilang merong panganib sa paligid. Pagsilay ng mga aswang sa kinaroroonan ng magkapatid, buong lakas naman itong nagsiatungal at walang pagdadalawang isip na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga ito sa kanila, buong lakas naman itong pinagsususuwag ni Upal habang patuloy na iwinawasiwas ang kanyang lagaraw. Si Emilio naman noon, sumusunod lamang sa kanyang kapatid nang sa gayoy magawa niya itong matulungan sa mga demonyong nagbabalak na sila ay pagkumpulan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon nila nakumpirma na totoo ngang nasa hanay ng mga manaratsat ang angka ng aswang na naninirahan sa lugar. Bagaman nagtatangan ang mga ito ng mataas na uri ng kabal, hindi pa rin yon nagiging epektibo sa mga sandata nila Emilio sa kadahilan ng punong-puno yon ng mga pinaghalong sumpa laban sa iba't ibang uri ng mga nilalang.
Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantala namang naantala ang digmaan nang biglang sumigaw ang isang lalaki di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Inutusan nito ang mga tagapagbantay na umatras pansamantala upang magawa niyang makausap ang dayong nagbibigay sigalot sa kanilang teritoryo. Tingnan mo nga naman, naligaw ang dalawang mananagang magkapatid sa aking tahanan. Narinig ko na kayo sa iilan kong mga alipores, mga Ginoo. Nakakatuwa naman, matunog ang pangalan niyo sa amin bilang mga berdugo. Wika ng lalaki habang naglalakad ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan nila Emilio ang lalaking yon, doon nila nasipat ang sumusunod nitong dalawang usa na halos hindi pangkaraniwan ang laki. Pagsipat dito ni Upal, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang kapatid upang ilahad kung anong hayop ang kanilang nakita. Ayon kay Upal, na ang mga manaratsat ay merong dalawang elementong gumagabay sa pinuno ng kanilang angkan. Palagi itong nakabuntot sa gabunan ng kanilang lahi upang masigurong ligtas yon sa kahit na anong pagkakataon. Kapag naman nararamdaman ng mga gabay nito na nasa alanganin silang sitwasyon, sumasanib yon sa gabunan upang kitila ng buhay ang mga nilalang na nagbibigay banta sa kanilang mga buhay. Dagdag pa ni Upal na ang mga manaratsat ay kilala din bilang mga aswang na subanon sa kadahilan ng kadalasan itong naninirahan sa gilid ng sapa o hindi naman kaya sa dalampasigan ng dagat. Matapos itong mapag-alaman ni Emilio, minabuti niya pa rin paigtingin ang kanyang pagbabantay para naman kahit papaano'y hindi malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magbigay utos ang gabunan na siya namang walang pag-aalangang sinunod ng mga mandirigmang umaaligid sa kinaroroonan nila Emilio. Pagsilay nila sa mga itong dahan-dahan ng tumutuwad. Mabilisan naman nilang binunot ang kanilang mga lagaraw at walang habas na sinugod ang mga ito. Paglapit nila Emilio sa kinaroroonan ng iilang mga manaratsat, binato nila yon ng isang napakalakas na tigalpo at kasabay nito ang walang habas nilang pagtaga sa katawan ng mga nilalang. Bagaman simpleng usa lang ang kanilang ginagawa noon, napaka-epektibo naman ito para sa mga manaratsat sa kadahilan ng wala silang kakayahan para salagin ang mga tigalpong binibitawan ng magkapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita na sa lugar ang labis na pinsalang kanilang naidulot sa angkan ng mga manaratsat. Nang hindi na maatim ng gabunan ng lahing yon ang kanilang ginagawa, buong lakas na sila nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay ni Upal sa paglapit nito, dali-dali naman niya itong sinuwag at walang habas na inundaya ng taga. Ngunit, dahil sa mga elementong gumagabay dito, kung kaya't hindi yun nagawang matamaan ni Upal. Upal, ibigay mo sa akin yan. Ako nang bahalang tumapos sa kanya. Wika ni Emilio matapos nitong masipat na hindi umuubra ang estilong ginagawa ng kanyang kapatid. Sige kuya, ikaw nang bahala dyan. Ako naman sa iba. Sagot naman ni Upal habang mabilis ang umaatras sa kanyang ginagawang pagsalakay. Matapos itong gawin ng kanyang kapatid, agad namang ipinaikot-ikot ni Emilio ang kanyang lagaraw habang naghihintay ng isang perpektong pagkakataon para umatake. Hindi ko alam kung anong estilong tanga ninyo, pero sa pagkakaalam ko, mapanganib na matandayan ang talim ng inyong lagaraw, hindi ba? Karamihan sa nahihiwa ng sandatang yan, hindi na tumatagal sa mundong ito. Wika ng gabunan ng mga manaratsat habang patuloy siya nitong iniikutan. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman yung ngumisi habang sumasagot ng,
Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin. May mga mahalagang bagay ako sa iyong kinakailangang malaman. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang umatungal ang nilalang dahil sa pang-iinsultong ginawa ni Emilio. Pagbuka ng napakalapad nitong bunganga, mabilis na namang nag-anyong usok ang mga usa at walang pagdadalawang isip itong pumasok sa katawan ng gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nakita ni Emilio ang panlilisik ng mga mata nito at ang labis na pagliliwanag na parabang nakuha na nito ang mga mata ng isang demonyo. Maya-maya pa, nasisipat na din niya noong humahaba ang balikat at binti ng nilalang at kasabay nito ang pagsiuslian ng mahahaba nitong kuko sa kanyang daliri. Tinubuan na din yon ng buntot at sungay na hindi gaanong kahabaan. Sa pag-usli ng dalawang malalapad na pakpak sa likurang bahagi nito, bigla naman yung lumuhod sa kanyang harapan at kasabay nito ang pagdukot niya sa lupa ng isang espadang gawa sa sungay ng mga usa. Matapos itong masilayan ni Emilio, nanatili naman siya sa kanyang kinatatayuan upang paghandaan ang mga susunod nitong gagawing pag-atake. Pagsilay niya sa gabunang lumipad sa ere, mabilisan naman niyang isinalag ang kanyang lagaraw habang pasimpleng binubunot ang kampit na naroon sa kanyang tagiliran. Pagbulusok ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman siyang lumuhod habang buong lakas na itinutuon ang kanyang puwersa sa lagaraw na nagsisilbi niyang panangga. Paglapat ng espada ng gabunan sa kanyang sandata, mabilisan naman niya itong inundaya ng saksak gamit ang kanyang kampit. Dahil sa ginawa noon ni Emilio, kung kaya't napaatras ng bahagya ang nilalang habang patuloy na umaangil at naghahabol ng kanyang hininga. Pagluhod nito sa lupa, dali-dali naman yung pinaikutan ng iilan niyang mga mandirigma na siya namang mabilis ang pinaalis ng gabunan. Huwag niyo na akong protektahan. Huli na ang lahat para sa akin. Mamamatay ako ngayong gabi. Pangako, isasabay ko sa huling hantungan ang mga mananagang ito. Wika ng gabunan habang dahan-dahan siyang tinutulungan ng kanyang mga mandirigma. Matapos itong marinig ni Emilio, agad naman niyang nahulaan ang susunod na gagawin nito at yun ay ang sumpang nagpahina ng husto sa kanilang ama. Akala mo ba, matutulad mo ako sa aking ama? Nagkakamali ka. Hindi ko kailanman uulitin ang mga pagkakamali niya. Pabulong na wika ni Emilio. Sa pagtayo ng gabunan sa kanyang harapan, agad naman yung nagpakalat ng mga tigalpo sa buong paligid upang masigurong hindi na makakatakas si Emilio. Kinontra naman niya yon ang kanyang puder sa katawan nang sa gayoy hindi siya gaanong maapektuhan ng mga lihim na karunungan nitong ikinalat sa hangin. Pagsilay niyang papasugod na noon ang gabunan, buong lakas naman niya itong sinalubong habang patuloy na inilalapat sa kanyang lagaraw ang usal ng sibat ni Atardar. Pagramdam ni Emilio na umepekto na ang kanyang espiritual na sandata, mabilisan naman niya itong itinaga sa gabunan at kasabay nito ang dali-dali niyang pag-iwas sa bunganga nito na naglalabas ng isang napakalapot na likido. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang bumagsak ang kanyang katunggali sa lupa na halos hindi na gaanong makatayo dahil sa pinsalang kanyang natamo. Paglapit doon ni Emilio, walang pagdadalawang isip naman niyang pinutol ang lahat ng mga galamay nito upang masigurong wala na itong magiging laban pa sa kanya. Sabihin mo, anong luna sa sumpang ginamit mo kanina? Wika ni Emilio habang patuloy niya itong tinatadyakan. Wala kang makukuha sa akin. Mamamatay ang ama mo, Emilio. Mamamatay siya. Kailan may hindi na niya matatakasan ang sumpa ng Diablo. Ha 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 ha!
Sagot naman ang kabunan sa kanya habang patuloy na sumusuka ng dugo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang sinunggaba ng iilan nitong mga natitirang mandirigma na umaaligid sa buong paligid. Subalit bago pa man yon makalapit sa kanya, nagawa na itong masalag ni Upal at makitila ng buhay. Pagbagsak ng mga bangkay ng kalahi ng gabunan sa lupa, inutusan ni Emilio si Upal na hanapin sa lugar ang anak ng gabunan. Buong tapang niya ding sinabihan noon ng kanyang kapatid na walang ititirang buhay na aswang sa paligid. Pagkarinig ng gabunan sa kanyang sinabi, animo'y biglang nagbago ang pamamaraan ng pag-iisip nito. Kung kanina hindi niya ito nakakausap ng maayos, ngayon ay para na itong maamong tupa na handang gawin ng lahat ng nais niya. Emilio, gagawin ko na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Pakiusap. Siya na lang ang natitira sa buhay ko. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang bagay na yon. Pagmamakaawa ng gabunan. Siguraduhin mo munang tama ang lunas na ibibigay mo para magkaroon tayo ng maayos na kasunduan. Huwag na huwag mo akong lilinlangin sapagkat isang pagkakamali mo lang harap-harapan kong pupugutan ng ulong pamilya mo. Seryosong pagbabanta naman ni Emilio. Sa pagpapatuloy ng kwento, makakuha kaya ang magkapatid ng inaasam nilang lunas o hindi? Okay, para hindi na kayo mabitin, sunod kaagad natin yung 12. Yun lang. Salamat.